Wen, and welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa video natin ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga effective at hindi effective na pampaputi ng kilikiling na nasubukan ko na at na-video ko na dito sa ating YouTube channel. So, mag-start tayo sa mga natural way na mga na-try ko. So, isa sa mga effective na pampaputi ng kilikili na na-try ko na is yung calamansi at saka may kahalong baking soda. Okay, masyado nga lang siyang messy, kaya hindi ko siya mapanindigan. Maano siya eh, matrabaho ba? Medyo minsan naglalaglag. Eh, may baby na kasi ako kaya hindi ko magawa. Baka mami maglalaglag yan. Makain ni baby, mapulot. Ganon. So, after ko manganak, ito yung una kong tinry. We have the Glutamax Underarm and Inner Thigh Ultimate Skin Lightening Cream. Hindi ako nakabili ng Dio nito kasi nga, anong nakaraan, parang ayoko pang gumamit ng mga antiperspirant. So, ito lang yung aking tinry. Okay, so ito, tawag dito, ang naging effect dito sa aking armpit, meron kasi siyang ano eh, maiti, parang mapa. Ah, hindi ko alam kung saan ko nakuha yun eh, pero may mapa yung kilikili ko. Hindi ko malaman kung nakuha ko sa pagbawax o talagang maitim lang siya dahil nanganak ako. Hindi ako masyadong sure. Pero nang ginamit ko siguro 2 to 3 weeks, nag-lighten yun. So, nawala yung parang mapa. Sa akin, effective naman ito. Yun nga lang, merong ilang mga review ng ibang tao, siguro kapag sobrang itim ang kilikili, hindi masyadong nagiging effective or totally wala talagang naging effect sa kanila. Pero sa akin kasi, dahil hindi naman sadyang sobrang itim ng kilikili ko, mas nakita ko yung result. Okay? So, kung hindi tatalab sa'yo ito, mag-try tayo ng ibang product na, kumbaga, yung talagang may pampaputi katulad ng Arbutin. Ayun yung Arbutin, commonly yun sa pampaputi ng kilikili. Ngayon, ang sumunod kong na-try is itong afternoon. Bumili ako nitong Sakura Whitening Dio. Actually, ito sana talaga yung una kong bibili. Tapos ginamit ko to. Tapos na-order ko to. Okay? Nakausap ko kasi yung seller nito nung buntis pa ako. And they claim na ito ay safe sa preggy. Yun nga lang, hindi pa ako bumili. Sabi ko wala pa akong pera. Ang presyo nito ay 3,000. Okay? Now, this is composed of 50 grams of product. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Walang naging epekto to sa akin. Okay? So, kiniklaim niya na siya ay deodorant. Okay? Ibig sabihin, nakakaan. Yun nga lang, hindi siya talaga, ano yun, siya nakawala ng amoy. Mas mabaho pa yung kilikili ko pag ina-apply ko nito. And mamawis-mawis. And feeling uncomfortable talaga yung ating kilikili. Na, basta, ang pangit talaga ng resulta niya. Mabaho sa kilikili, namamawis. Hindi siya talaga naging effective sa akin. And hindi ko lang alam kung naging effective sa iba. Pero in my experience, parang hindi talaga siya deodorant. At hindi siya nakakaputi. Sayang talaga ang pera ko dito. Kaya talagang, ayan o, ano pa siya o. May sealed pa siya. Kasi yung nagamit ko, nahandito sa likod. Hindi ko na makita, tinapon ko na yan. Ayan, so, ayun. Meron na akong review nito sa aking YouTube channel. Sayang to actually. Hindi ko alam kung saan ko dadali. Ayoko namang ipamigay kasi baka magkakurekom yung gagamit. Ano? So, pagkatapos ang hindi magandang experience ko sa paggamit ng Sakura, ayan, naisipan kong mag-try ng mas mura-mura. Okay, itong organic skin. Kasi mura lang talaga ito. Meron kasi itong mga bundle. Minsan mabili mo ito ng 3. So, ang laki ng masisave mo. So, ang kanyang active ingredients ay glutathione, kojic acid, niacinamide, alpine extract, vitamin C, and meron siyang alpha-arbutin na naiyong yung parang counterpart ng hydroquinone. Nakakaputi ito. Kaya lang, kung ako nagkamali, itong Arbutin ay kumbaga plant-derived siya. So, meron ding power dry dio. So, ito, nagustuhan ko to ng sobra. Okay, kasi ito, mabango yung amoy niya and madali siyang matuyo sa armpit. Hindi siya yung parang nanlalagkit. Nakatulad ng na-experience ko dito sa Sakura Whitening Dio na hindi naman deodorant talaga. Okay? So, madali siyang mag-dry and hindi na ako gumagamit ng Dio sa gabi. Ito lang yung ginagamit ko. Ngayon, kapag morning, ito yung ginagamit natin. Pero, nung una kasi, pinagpapatong ko sila. Yung pala, hindi magandang idea na pinagpapatong. Kasi, ito kasi, ma-build up siya. Yun ang hindi ko naman nagustuhan dito. Ito, mabango siya kung sa mabango. Yun nga lang, ma-build up siya. Parang alam niyo yung naglilibag.
pero hindi siya nakakabaho ng kilig-kilig. Okay naman siya sa part na yun. Yun nga lang, mabuild up siya. And sa akin, sa case ko, kapag mabuild up ang isang product, nangangati ang underarm ko. Ayan, yun lang talaga ang ano ko dito. So, itong dalawang ito, naging effective siya sa akin. Malambot siya sa armpit ko. So, kasi dahil na hindi naging maganda ang itsura ng armpit ko after kong gumamit ng Sakura. So, nung nagpalit ako dito, gumanda yung appearance ng armpit ko. Ayan, so, sa ngayon, ginagamit ko ulit ito. Ayan, meron akong tinatry kasi meron silang bagong labas. Ito ay underarm deo-mist. Dahil na hindi ko ito nagustuhan, pwede natin yung gagamitin. So, itong dalawa naman ang pinag-partner ko. So, asahan nyo na i-review ko ito ulit. Once more. Titignan ko kung maging magsuswa. Kasi, tinigil ko yung paggamit kasi nito. Makatik kasi. Yun. So, sumunod na sinubukan natin ay ang makasaysayan. Bella Underarm Whitening. Okay. Cream. Okay. So, in fairness sa Bella, talagang maganda yung result ng product na ito sa akin. In fairness sa Bella talaga. Ang ito, mabango yung amoy niya. Katulad nito, na nagustuhan ko rin yung amoy and napaka-mild ng scent. Ang sarap amuyin. And pwede ka na rin hindi gumamit ng deodorant sa gabi. Hindi mamamaho ang kilikili mo sa buong gabi kapag nag-pile ka nito. Siguro depende na lang sa tindi ng amoy ng kilikili. Pero sa case ko, hindi naman nangangamay hanggang umaga. Siyempre, kapag umaga na talaga, pinawis na ako doon, aamuyin na tayo, no? So, kailangan mag-deodorant na. Okay, so sobrang naging effective nito sa akin and maganda yung naging appearance. So meron din kasi itong alpha arbutin and hydroxyprenoxy propionic acid, yun yung kanyang active ingredients. So pinartneran ko siya ng Bella Intense White. Eto, ang maganda rito sa Bella Intense White, hindi siya nagbe-build up. Hindi siya makati sa kilikili. In fairness sa Bella, hindi siya makati sa kilikili pero meron talaga akong isang problema. Yung amoy niya. Amoy pabangong matapang. Sa iba, mababanguhan kayo, magkakasundo kayo ito kung mahilig kayo sa pabango. Kasi kahit hindi na kayo masyado magpabango, maaamoy na kasi mabango siya talaga. Para kang nag-spray ng pabango. Kanya lang sinend ako mahilig sa pabango. Parang gumagano sa sentido ko yung amoy niya. Kaya medyo nanawa akong gamitin siya. Sayang nga, meron pa ako isa doon. Ay, wala na pala isa ko. Binigyan na pala sa kapatid ko. Kasi nagpalit na ako. Okay, meron kasi silang Bella Intense White. Ayan. Yun nga lang, itong Bella Intense White, hindi naman iba ang amoy rito. Yun nga lang, pagkakaiba nila, ito kasi tumatagal sa katawan yung amoy. Eto, pag in-spray mo, nag-fade yung scent niya. And maganda siya sa armpit, hindi rin siya makate. Yun nga lang, parang medyo may build-up siya. Kaya sa hapon, pag nagligo ako, mayroong libag. Pero madali naman siyang makutkot. Ayan, ma-okay naman siya. Kaya, ginagamit ko to. Ayan. So, nag-stop muna tayo saglit sa Bella kasi na-testingin nga natin ito. Ayan. So, pang ilang araw ko pa lang itong ginagamit. Kaya, asahan nyo, babalik tayo sa organic skin. Ayan. So, far sa mga na-try ko, ayan, okay naman halos lahat sa akin. Siguro nga dahil hindi ganun kaitim ang aking gili-gili. Kaya, nakakakita ako ng resulta. So, by the way, meron nga pala akong ihahabol, ano? Meron tayong bagong product to try. After natin sigurong itry itong organic skin, we're going to try the Soul Snow. Titingnan natin kung okay siya sa kilikili. Ayan, so ito yung mga effective at hindi effective na pampaputi ng kilikili na na-try na natin dito sa ating YouTube channel. So, lagi niyo tatandaan guys na kami mga vlogger, we're sharing our experiences. Tama ba yung grammar ko? Ayan, pero hindi porkit naging effective sa amin to ay naging nakangahulugan na ganun din yung magiging effect na sa inyo. Pwedeng mas maganda yung effect sa inyo or pwede rin mas mabagal yung effect or hindi talaga maging effective talaga. Ayan, so ito ay shinare ko based on my experience. So kung hindi maging effective sa inyo, maybe hindi yung sa inyo yung product or meron pang ibang product na mas bagay sa inyo. Ayan, so yun lang. That's all for this video. See you in my next one. Bye!